yan po ba ay nakasulat din sa Biblia? Dito po sa unang Pedro 2, ang talata po ay 17, pakinggan po natin ang pagtuturo ni Apostol Pedro. Igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mangatakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Ano po pagtuturo ng Biblia tungkol sa pag-iibigang magkakapatid? Ang sabi ni Apostol Pedro, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Anong uring paggalang po ang dapat nating iukol sa ating kapwa-tao? Ang sabi niya, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Sa makatuwid, ang pag-ibig sa kapatid, lalo na kapatid sa loob ng iglesia, aral po na nakasulat sa Biblia. Hindi po ito likhalikang aral, hindi po ito imbento lamang, hindi po ito palapalagay lamang, kundi ito po ay utos ng ating Panginoong Diyos na nasa Biblia. Ngayon, ano po ang kaugnayan ng pag-ibig natin sa kapatid? Sa kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos. Ano ang kinalaman nun? Sa Juan 13:34-35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat ng mga tao, na kayo'y aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ano po ang kinalaman? Ano po ang kaugnayan ng pag-ibig natin sa kapatid? Sa kaugnayan natin sa Diyos at kay Kristo. Ang sabi niya, malalaman ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Paano po malalaman ng mga tao na tayo'y alagad ni Kristo? Ang sabi niya, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Sa makatwid, kapag inibig po natin ang kapatiran o ang ating kapatid sa iglesia, katunayan po yun na tayo ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Bakit kapag inibig natin ang kapatiran, inibig natin ang ating kapatid sa iglesia, napapatunayan po natin tayo alagad ni Kristo? Mateo 23:8. Tatapuat kayo'y huwag patawag na rabi, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Ano raw po tayo lahat? Magkakapatid. Saan po tayo magkakapatid? Sa pananampalataya. Bakit po ang tawag sa atin ay magkakapatid sa pananampalataya? Dahil iisa po ang aral o doktrina na itinuro sa bawat isa sa atin. Kaya nga po kung napapansin ninyo, ano po ang tawag ng isang iglesia ni Kristo sa kanyang kapwa iglesia ni Kristo? Bago yung pangalan niya, ano muna? Yung salitang ka, di ba? Ka, short for ano? Kapatid. Halimbawa, di ba? Ka Raven, ka Roldan, ka Eduardo. Bago po yung pangalan natin, tawag po natin sa kapwa iglesia ni Kristo ay kapatid. Sa ibang dialekto, ano ko tawag doon? Sa Bisaya, Iksuon, di ba? Iksuon. Sa Ilocano, Kabagis yata. Kabagis. Sa Ilonggo, Untod yata. Ganun. Sa iba't ibang dialekto, iba't ibang lingwahe, saan ka man naroon, saan mang lokal ng iglesia, ano po tawag natin sa isa't isa? Kapatid. Bakit? Dahil yan po, utos ng ating Panginoong Diyos na nasa Biblia. Kahit sino man po yan, kahit ministro po yan o manggagawa, kahit may tungkulin, kahit karaniwang kapatid, lahat tayo pantay-pantay dahil tayong lahat ay magkakapatid sa pananampalataya.
Hanggang pagtawag lang po ba? Hanggang sa tawagan lang po ba napapatunayan na tayo ay nagpapakita ng pag-ibig sa ating kapatid? Unang Juan 3:17. Datapwat ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Hanggang pagtawag lang po ba mapapakita ang pag-ibig sa ating kapatid? Hindi po, hanggang pagtawag lang. Ano po ang sabi ni Apostol Juan? Kung sino mang mayroong pag-aari sa sanglibutang ito, nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, ano po dapat gawin? Hindi dapat ipagkait ang kanyang awa. E paano kung ipagkait ang tulong sa kanyang kapatid na nangangailangan? Ang sabi sa Biblia, paano mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Sa makatwid, para tayo ibigin ng ating Panginoong Diyos at ibigin din tayo ng ating Panginoong Kristo, mapatunayan tayo tunay na alagad ni Kristo o tunay po na Kristiyano, dapat din nating ibigin ang ating kapatid sa iglesia sa pamamagitan ng pagtulong natin sa kanya sa tuwing tayo po ay nangangailangan. Kaya po kung napansin ninyo, dito lang po sa Manila Hills, yung mga boss po ninyo sa trabaho, karamihan po dito ay mga kapatid na po sa iglesia. Kapag nakita po nila na ang kanilang kapatid sa iglesia nangangailangan ng hanap buhay, sa abot ng kanilang makakaya, tumutulong po. At tunayan, kahit hindi nga po kapatid sa iglesia, kahit yung ating kapwa-tao na hindi pa po natin kasama sa iglesia, ano po ginagawa? Tinutulungan kapag nangangailangan. Pero ano po ang pinaka mahalagang maitutulong po natin sa ating kapwa-tao na hindi pa kaalip sa iglesia? Gaya po na nabanggit namin nung nakaraang Martes po ng gabi, ay ang pag-akay po natin sa kanila dito sa tunay na pananampalataya, sa tunay po na relihiyon, sa loob ng Iglesia ni Kristo. Bakit po? Kasi yung tulong material, nawawala po yun. Pero yung tulong na espiritual, mamamalagi po yun sa kanya. Habang nabubuhay siya, at higit sa lahat, mapapakinabangan niya pa yun pagdating po ng araw ng paghuhukom, yung pangakong kaligtasan. Pero, lahat po ba ng tao, lahat po ba ng kapatid, dapat tulungan? Sinong kapatid ang hindi marapat tulungan? Thessalonica 3, ang talata po ay 6. Ganito pong pahayag ni Apostol Pablo muli. Aming iniutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sinong kapatid po ang hindi marapat tulungan? Sabi ni Apostol Pablo, kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan. Sino po ba yung kapatid na lumalakad ng walang kaayusan? Yung ba yung literal na paika-ika maglakad? O kaya lumpo? O kaya pilay? Hindi po. Sino po yung tinutukoy na kapatid na lumalakad ng walang kaayusan? Sabi ni Apostol Pablo, hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sa makatwid, yung kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, ang ginagawa po nila, hindi ayon sa aral o doktrinang itinuro sa kanila. Ano po ba yung isang doktrinang itinuro sa atin? Tulad po ngayon, dapat tayong mag-ibigang magkakapatid.
ano po ang ginagawa ng iba? Sa halip na ibigin ng kanilang kapatid, eh, inaaway pa nila. Mamaya, malalaman po natin ang mga halimbawa po niya. Ano po ang hindi dapat makita sa bawat isa sa atin? 11-12, sapagkat aming nababalitaan ang ilan sa inyo, nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba, sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Ano po ang hindi dapat makita sa atin? Sabi ni Apostol Pablo, hindi man lamang gumagawa. Magtatanong po kami sa inyo, kaya po nung ginawa po namin nung nakaraan. Ano po ang pangalan po niya? Ardi. Kapag sinabing ayaw gumawa, ma'am, kaya niyang gumawa, pero ayaw niyang gumawa, ano ho tawag doon? Letter T. Simula. Tamad. Hindi mo ba? Kapag sinabing tamad, kaya niya magtrabaho, pero ayaw niya. Eh baka nga, ambay. Diba? Letter T din yung ambay. Mas pinipili niya pala ano? Diba? Matulog, maghintay, sa ibang termino nga po, palamunin. May maganda pa akong termino sa kanila eh. Ano pa ang ginagawa nila sa halip na gumawa? Ang sabi ni Apostol Pablo, mapakialam sa mga bagay ng iba. Ano ho ba tawag doon? Sino po nakakaalam? Yung pakialamero. Ano tawag? Letter C yun eh. Chismoso. Ano ba? Sa lalaki, chismoso. Sa babae ay chismosa. May mas ano pang tawag doon ngayon eh. Yun, di ba? Mas updated. Kumbaga, pinaka-awag sa mga taong yun. Sa halip na magtrabaho, maghanap buhay, gumawa, ano pa? Chismosa pa. Marites pa, di ba? Ay, Mirasol, ano pa? Iba-ibang tawag ngayon eh. Dapat po ba yung makita sa atin? Hindi po. Eh, tama po ang ginagawa po ninyo. Kayo po ay naghahanap buhay, gumagawa po kayong alang-alang sa inyong pamilya. Ano po ang tagubili ni Apostol Pablo sa mga taong ito na hindi po gumagawa, manapa ay mapakialam pa sa mga bagay ng iba? Ang sabi, gumawang may katahimikan at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sa makatuwid, hindi po dapat tulungan yung taong tamad. Bakit? Bakit po hindi dapat tulungan ng mga iyon? Ayaw maghanap buhay. Halatang Diyos, sapagkat noon pa man kami kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung sino man ay ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Bakit po iniutos ng mga apostol na hindi po dapat tulungan yung ayaw maghanap buhay o tamad? Ang sabi ni Apostol Pablo, kung sino man ayaw gumawa, huwag din namang kumain. Sa halip na, diba may kasabihan nga po eh, kung humihingi siya ng isda, huwag mo siyang bigyan ng isda. Kundi ano, turuan mo siya paano mag-isda. Halimbawa, kaya niya naman maghanap buhay. Huwag mo siyang bigyan ng pera, salapi. Kundi, turuan mo siya kung paano maghanap na hanap buhay. O ikaw bubuhay niya. Bakit? Dahil masama na ang isang tao ay ayaw gumawa o tamad. Wala siyang anyang karapatang kumain. Kaya ano ang sama sa ilan na nakikita natin kung sino pa yung ayaw gumawa, siya pa yung ano, malakas kumain. Diba? Siya pa yung umuubos ng ano eh, kanin at saka ulam eh. Siya pa yung matapaw eh. Eh, paano po natin maiingatan ang kapatiran sa loob po ng iglesia? Santiago 5:9.
Huwag kayong magpupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa. Paano po natin maiingatan ang kapatiran sa iglesia? Huwag mag-uupasalaan. Medyo malalim po na Tagalog yung salita upasala.